Nabitin ba kayo sa part 2 ng love story ng dalawang ito? Narito na ang part 3 na may dalang intense drama at romance na mapapasanaol ka na lang talaga. Halos tumatakbong mabilis na kabayo ang kaba sa kanyang dibdib. Napainom na lang ito ng maraming tubig. Ilang buntong hininga ang ginawa. Hindi mawari ang mukha. Habang lahat tingin sa salamin sa kanyang harapan, napaupo na lang ito sa upuan sa harap ng kanyang locker at nakatakip ang mga kamay sa kanyang mukha. Ano ba kasi pinagagawa mo, Claire? Ba't mo ba kasi ginawa yun? Pagmamaktol niya sa kanyang sarili. Tila, pinagsisisihan niya ang date nila sa park noong araw na yon. Habang nakaupo ito, ay mariin niyang iniisip ang mga nangyari at hinahanda ang sarili sa kung ano man na magiging kalalabasan. Makalipas ang ilang oras, ay pinatawag na siya ng kanyang head. Silang dalawa ang magsisirbi doon. Labis-labis man ang kaba, ay pinanatili niyang kalmado ang sarili, lalo na nung naroon na sila sa kwarto. Habang nilalatag nito ang mga kubyertos, ay narinig niya ang pamilyar na boses na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya agad itong iniwan ang mesa at pumunta sa maliit na kusina na nagmamadali. Nang naroroon na siya, ay pasimple itong sumilip sa lamesa at kitang-kita niyang inaayos ni Dave ang ilang kubyertos na kanyang iniwan. Kitang-kita niya ang pagtataka sa mukha ng binata. Ba't kasi iniwang di maayos ang mesa? Eh, excited pa ito sa date nila. Nang maya-maya, ay kumatok na ang pinakahihintay niyang bisita at iyon ang babae nagpapahilig sa kanya. Ito ay si Danica. Nang buksan niya ang pintuan, ay kagad bumungad sa kanyang harapan ang tunay na Danica at kagad siya nitong niyakap at hinalikan sa pisngi. Tila excited ang dalaga. Sa eleganteng ayos ay kitang-kita ang malapad ng ngiti nito. Subalit, isang malaking katanungan naman ang nasa utak ni Dave kung sino ang babaeng nasa kanyang harapan. Umakto na lang itong tila ikinatutuwa niya na makita ang dalaga at agad niya itong pinaupo sa couch at kagad naman siyang pumunta sa kinaroroonan ng manager at tinanong kung sino ang babaeng iyon dahil hindi iyon ang kanyang nakita, ang kanyang nakasama sa park. At walang pagkatubiling, ikinuwento niya ang babaeng kanyang nakasama sa park. Isang magandang babae na dark brown ang buhok at medyo morena ang kanyang nakasama. At may ngiting, nakakaakit at nakaka-inlove. At may kapatid itong lalaki. Nung marinig iyon ng manager, ay napabuntong hininga na lang ito at tila alam niya kung sino man ang tinutukoy ni Dave. Kagad na sagot niya kay Dave na maaring nagkamali lang sila sa pagpasa ng invitation at humingi ito ng pasensya. Ngumiti naman si Dave at sinabing ayos lang. Pero upang makabawi ito, ay dapat hanapin nila si Danica. Ang Danica na nakasama niya sa park. Dagdag pa ni Dave na kung maaari ay imbitahan niya itong pumunta sa gala night. Matapos ang mga eksenang iyon, ay umalis na si Dave sa harapan ng manager. At kagad naman itong pumasok sa maliit na kusina. At akmang tila na uubo. Isang pahiwatig iyon kay Claire na may dapat itong aminin. Dahan-dahan namang humarap si Claire sa matandang manager. Nakayuko at bigla itong lumuhod at humingi ng tawad. Habang nakapikit ang mata at hawak-hawak ang kamay ng manager. Nagulat naman bigla ang matanda sa inasta ng dalaga at kagad naman itong pinatayo. Sorry talaga. Alam kong malaking pagkakamali ito pero please, baka pwede pa itong gawa ng paraan. Hindi ko na po talaga ulitin. Pagmamagkawa na tila naiiyak na si Claire sa harap ng manager. Iiyak na sana siya nang bigla itong natigilan nang magsalita ang matandang manager. Nakita ko kung gaano siya kasaya noong kinikwento kanya. Isa pang pagkakataon para sa iyo, Claire. Kung gusto mong mapatawad kita at maging manager ka, pupunta ka sa gala at sa gabi ding iyon ay sasabihin mo ang totoo, ang tunay na pagkatao mo at tapusin mo kung ano man ang namamagitan sa inyo. Nang marinig iyon ni Claire, ay hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Isang lungkot ang kanyang nadarama. Lungkot na kailanman ay hindi niya pa nararamdaman. Tila biglang bumigat ang kanyang damdamin. Gusto man niyang makasama pa na matagal si Dave, subalit
Kailangan niyang tanggapin na hindi sila para sa isa't isa. Huwag nang ipilit ang hindi dapat. Dahil sa huli, siya lang din ang luluha at masasaktan ng sobra. Kailangan niyang tanggapin na hanggang pangarap at tingin na lang siya sa taong mahal niya. Ano ba siya sa buhay ni Dave? Iisa lang naman siyang katulong, ang layo ng agot nila. Naalis naman sa kwarto si Claire nang di napapansin ni Dave. At sa harap ng kanyang locker ay doon nagmukmuk. Iniisip ko ano ang susuotin nito sa gala. Habang pinaproblema niya ang mga bagay na iyon, ay bigla namang sumulpot si Tamara kasama ang dalawa nilang kaibigan. Agad siyang kinamusta ng mga ito at isang problemadong mukha naman ang kanyang iniharap sa kanila. Oh, anong pinaproblema mo? Aura na! Bungad kaagad sa kanya ni Tamara. Wala akong susuotin! Iyon ang problema! Nang marinig iyon ang mga kaibigan ay nagtinginan ang mga ito at nagngitian. Tila may solusyon na sa mga ito. Ano? Itingiti pa kayo dyan? Wala nga akong susuotin! Matapos iyon ay bigla siyang hinatak ng mga kaibigan at agad silang pumunta sa isa sa mga butik na naroroon sa hotel. Kaibigan ng kanyang kaibigan ang isa sa nagtatrabaho doon. Kaya solved na ang kanyang damit, sandals, hair and makeup at higit sa lahat ang isa sa pinakamahal na kwintas, ang Harry Winston Diamond Necklace. Kaibigan naman ng kanyang kapatid ang in charge doon, kaya pasimpleng pinahiram siya ng diamond necklace. Nang matapos na ang pag-aayos sa kanya, ay bumungad sa kanilang harapan ang babaeng napakaganda na panganga na lang silang lahat. Hindi nila akalaing ang taong nasa harapan nila ay isang pobreng katulong lang. Magpapakabait ka kay Ate Tamara ha? Aura lang ang ate. Huwag kang mag-alala. Enjoy mo lang yung gabi nito. Ngayong gabi, hindi ka isang pobreng katulong. Huwag mong isipin kami. Ang kahapon, uwang bukas. Nung nasa lugar na ito kung saan ginaganap ang gala, ay huminga muna ito ng malalim. Hindi may kakailang kabado ito. Ngayong gabi na kasi tuluyan niyang bibitawan at lalayuan at kakalimutan ang lalaking mahal niya. Habang dinig ang malambing na tugtog ng musika, ay pumasok ito na tila naninibago sa lugar. Huminto ito malapit sa hagdan at tila tinitignan ng paligid. Habang nasa di kalayuan naman, ay tula lang nakatitig sa kanya si Dave na tila ba bumagal ulit ang oras sa pagitan nilang dalawa. Walang pagkatubiling tinalikuran ni Dave ang mga bigyating negosyanteng kanyang kausap. Manghang-mangha itong nakatitig sa dalaga habang naglalakad papunta dito. Nang magkatinginan na at magkalapit silang dalawa, ay kagad na bungad ni Dave sa dalaga. Ang ganda mo. Salamat dumating ka. Dave, nandito lang ako upang sabihin sa'yo na kung ano man ang ugnayan natin ay hanggang dito na lang yun. Nang marinig iyon ang binata, ay napangiti na lang ito ng bahagya at niyayang sumayawang dalaga. Sa ilalim ng malimbing na tugtog ng musika, ay taimtim na sumayaw silang dalawa. Habang nakatitig sa mga mata ng bawat isa, hindi man nagsasalita, ay kita naman sa mata ng bawat isa ang pagmamahal na nadarama. Sa kanila, ay tila sila lang ang tao sa lugar na iyon. Taintim na nakatitig sa isa't isa na kung pwede na ipagsigawan ang pagmamahal na nadarama, ay ginawa na kanina pa. Ilang minuto pa ang nakalipas nang biglang umeksena ang advisor ni Dave. Pinutol nito ang moment nilang dalawa. May papakilala itong isang bigating supporters para sa kanyang kampanya. Kaya naman, naiwan si Claire na mag-isa. Habang tinatanaw niya si Dave na kausap ang kapwa niya mayayamang tao, huminga na lang ng malalimang dalaga at agad na tumalikod at naglakad palabas ng gala. Nang makita siya ni Dave na palabas, ay kagad naman siyang hinabol nito habang tinatawag ang kanyang pangalan. Dinig niya man ay nag-aktong kunyari ay hindi niya narinig ang nooy nasa isang metrong layo ni Dave sa kanya, hanggang sa maabutan siya ni Dave sa labas ng gusali sa harap ng fountain. Kumukulog na ng gabing iyon at tila papatak na ang ulan. Nang maabutan siya ni Dave, ay kagad siyang hinawakan nito sa braso at pinigil sa paglalakad. Agad naman itong banat sa binata nang makatagang, Dave, malito. Ang dami ko nang nagawang kasalanan, ang dami ko nang maling nagawa, ayoko nang dagdagan pa, at mas lalong ayoko nang lumala pa. Ngunit agad nasambit ni Dave sa kanya, hindi naman malito. Walang mali, at hindi mali ang mahalin ka. Dave, may hindi ka alam tungkol sa akin. Nung unang mo ko nakita ay, nakakaakit ka. Pagputol ni Dave sa kanyang paliwanag.
at bigla na lang siyang hinalikan sa labi ng binata, isang malalim at taintim na halik. Napapikit na lang ang dalaga at napakapit sa matipunong braso ng binata at di na ma ang mainit na halik na iyon. Papatak na ang ulan ng mga sandaling iyon, kaya nagdesisyon silang umuwi sa hotel. Okay, nabitin ba kayo sa kwento? Abangan bukas ang last part ng kwentong ito. Shoutout pala sa mga taong ito! At syempre, shoutout din sa inyo na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po. Love you guys! Ingat! Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video guy nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka kapupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!